So ayan guys, isang magandang araw yan, makulimlim na panahon. Okay yan, mas okay yan ganyan. Huwag lang umulan. Ayan, ito nga yung kambing natin. So medyo busog yung mga yan. Kaya tumatambay, alam niyo na mga kambing, mahilig silang tumambay sa mga matataas or yung mga heights. Kaya andiyan sila sa taas and minsan nakikipaglaro pa yan. Kaya nga minsan magandang pet din sila. And ito yung dalawa. Ayan yung dalawang itim na kapalit nung namatay nga dati na dalawa. And lagi sila nakahiwalay kasi nga inaaway sila nito, mga karamihang kambing na nauna dito. And ito yung nakagat ng aso dati. And thanks God kasi ayan, magaling na yung sugat niya. And napakabait niya na ikipaglaro. And ito may kaunti mga damo ng tumutubo. Ayan, kinakain nila yan. Andiyan sila hanggat hindi na ako kumpleto yung bakod or nalalagyan ng gate. Ayan. And ito naman guys yung mga nabunot na ugat at puno ng talahib dyan sa loob, dito sa loob. Ayan, oh. So hintayin lang natin na matuyo yan kasi basa ng ulan and sisilaban natin. And ayun, tumutubo na nga naman ulit yung mga damo. But okay lang yan kaysa sa ganitong talahib na napakataas. Ayan. Napakahirap kapag yan ang tumubo at ma-invade yung farm kasi hindi naman sila nakakain talaga ng kambing kasi matigas sila. But okay lang yung mga ganitong damo. Ayan, okay lang yan. And madali lang naman na tabasin yan kapag tumaas or habang hindi pa complete itong bakod kakainin ng kambing kasi wala pa siyang gate, hindi pa nagagawan. And habang wala pang gate, kakainin muna nila yung mga damo na yan na tumutubo dyan. Siguro in a few days gagawa natin siya ng temporary gate na kawayan lang. Ayan, okay na yan. And ito nga, next natin ipapatabas itong mga matataas na talahid na ito kapag natapos na yung bakod and nalagyan na ng gate. Ayan. So ito na, may yung kulang na cyclone wire. Ayan, nabili na rin natin and kukumpletuhin na siya ngayon, gagawin na siya ngayon para makumpleto na. And lalagyan na rin siya ng palitid na wire sa itaas, sa gitna at sa ibaba para hindi masira kaagad or yung magusot-gusot yung ating wire. Ayan. So ito, napakataas ng talahib dito guys. So after mapagawa yung bakod and ma-renovate yung itong kulungan, ayan, pare-renovate natin kulungan, palalagyan natin ng kainan and division ng kalahati para dun mag-i-stay yung dalawang itim natin na kambing kasi masasarahan na yung bakod and magtatanim na tayo kaya kailangan nating mailipat sila dito sa bahay. Ayan. So i-renovate yun. Ayan, medyo basa pa oh. Kapag umuulan lang naman yan. Ayan. So pwedeng taniman ng gabi no guys. Ayan, so ito yung mga damo na kinakain nila dyan. Ayan. So ito guys yung yung fence ko kumpletuhin na. And ayan si Kuya Mab, sinalagyan na niya ng palitid yung cyclone wire. Ayan. So kung mapapansin nyo, para mas matibay and hindi na tayo gumamit ng tali-tali or itatay natin yung palitid na wire, ang ginagawa ni Kuya Mabs, tinatahi niya. Ayan, so tinatahi. So para hindi na tayo magtali or lagyan siya ng tie. Ayan, so ang ginagawa niya, itinatahi yung wire. Kaya kung mapapansin nyo, nahuli siyang ilagay kaysa doon sa cyclone wire. Kasi yung ibang ginagawa niya, inuuna muna nila yung mga palitid na yan mula sa taas, sa gitna, and sa baba. Kung ilan man ang gusto nila. Ayan, per gustuhan din yan kung ilan ang gusto nyo ilagay. But dito sa amin, ginawa na lang naming tatlo. Isa sa taas, isa sa baba, isa sa gitna, at isa sa baba. Ayan. And nakatahi siya. Ayan, tahi ang ginawa namin para hindi na kami magtali. Kaya nahuli siyang ilagay itong palitid. Ayan. So ito nga at inilalagay na yung palitid para maging mas matibay and hindi lumundo yung ating cyclone wire. And ayan, kumpleto na siya ngayon ng cyclone wire and nilalagyan na nga lang ng palitid. And then next, ilalagyan natin ng gate yan. Kapag may gate na yan,
hindi na makakapasok dyan yung mga kambing. And doon na natin sisimulan na magtanim ng mga pakain sa kanila, na yun ngang ating Madre de Agua, ipil-ipil, ayan, and napier grass, ayan. And dito sa may banda, dito sa may bakod na to, eh tatanim natin ng ano yan, ng mga gulay and papaya malapit dito sa bakod. Ayan. Doon sa dulo, ilalagay natin yung mga pakain sa kanila. And ito nga, malapit naman kompleto. And in a few days guys, magtatanim na tayo. And abangan nyo yun, yung pagtatanim ng mga pakain natin sa ating kambing. Ayan. O ayan. Tignan mo ito, tatlo. Hindi perfect yung mga kwan. Kaya di pe, ano? Yung mga wire. Yan, may tabit sa mga kamo. Importante, may kulungan. May kulungan. Sa itas dito, sira-sira. Dahil pangit pagka kwan. Pagka pangit. Pero importante dyan sa ibaba. Baba, tapos yun, oh. Ito, tatlo na. Tatlo na yung 1, 2, 3. Ay, pumutok. So, ayun guys, napansin nyo at narinig nyo naman at nakita nyo, ayan. So, ingatan natin kapag bibili tayo ng cyclone wire, yung factory defect. Ayan, pwede naman tayong pumili ng mga talagang magagandang cyclone wire. And maging aware tayo sa ating bibiling cyclone wire, kasi hindi rin naman alam yan ng mga hardware. Ayan. So tingnan natin mabuti, suriin natin kung may sira ba siya o wala. Ayan. So ayan guys, tapos na yung ating pagpapabagod ng cyclone wire. And ito, tinatapos na rin lang yung palitid. And next video guys, abangan nyo yung paglalagay ng gate and yung pag lalagay ng partition dun sa house ng kambing. Ayan, lalagyan natin ng partition yon. And kainan yung dalawang temporary natin gagawin sila doon hanggat hindi pa nadudugtungan. Lalagyan natin sila ng partition yung dalawang itim na kambing doon. Ayan. So abangan nyo yung mga susunod na video sa ating goat farm. Ayan, magiging integrated na to, abangan nyo yan. Ayan. Thank you and God bless us all. Happy farming guys, and see you next video.